mga guy. Yo mga guy, welcome sa biyahe ni Boo. Today, papakita ko sa inyo yung Suzuki Bergman LIT, Bergman Street, after 1 year and 7 months. Ayun, mamaya ipapakita ko sa inyo yung kamusta ba yung performance niya. After 1 year and 7 months. Biyahe ni Boo. Ayun, unahin ko muna ang kanyang itsura. Speaking of itsura, pasensya na sa aking itsura kanina sa intro. Katatapos ko lang siyang linisin. Mamaya i-cover natin siya. At ayan, dahil nililinis natin siya, may araw pero umaambon. Pambihira. Automatic talaga yung pag naglinis ko eh. Pero ayun, sa loob ng 1 year and 7 months, hindi ko siya masyadong naingatan, lalo na nag-onsite kami sa trabaho. Ayan, nagkaroon siya ng mga ganyang marks. Siguro nasasagi sa parking. Work from home na tayo ulit, so sana mas maingatan na natin siya. Ayan, nagkaroon na siya ng mga marks. Medyo madilim eh. Pero ayun, may mga marks siya. Pero overall, okay pa rin naman siya. Maganda pa rin ang kanyang itsura. Kahit pa paano naingatan ko naman dahil ng mga unang months niya na talagang winawax ko lagi yan. At kinocover, ayun yung cover natin. Ayan, tapos lagi ko ina-spray yan nung ano ba yung pang spray sa mga black parts? Nakalimutan ko. Yung sikat, yung black and gold, kung ano man siya. Pero ayun, yun lang naman sa itsura niya. Okay pa rin naman siya. Pero mas mahalagang pag-usapan natin kamusta yung performance niya after 1 year and 7 months. Tama na itong pakita ko sa inyo ng paligid ng paikot ng Bergman. Dahil kaulilimis lang eh. Naulanan na. Halina, takpan ng cover. Ayun, so pag-usapan natin yung experience ko sa Bergman Street na itong nagdaang 1 year and 7 months. Ang total mileage ko na naabot dito sa 1 year and 7 months na to, siguro mababa para sa ibang mahilig mag-ride to. Pero ako naka-around 9,000 kilometers ako kasi medyo bihira naman ako mag-long ride. Tapos talagang commute to work lang ang purpose nitong Bergman Street sa akin nung onsite pa ako sa trabaho. Pag-usapan natin yung performance niya. Gusto ko sanang i-breakdown to sa limang bagay. Unahin na natin dyan yung gulong. Isa to sa pinaka-favorite mapansin ng mga tao dito sa Bergman. Lalong-lalo na yung mga hindi naman nakakatry ng Bergman. Yung mga cute na gulong ng Bergman Street. Sabi nila kasi mahirap to kasi madali kang masisemblang. Pero kung tutuusin, ako never pa ako nasemblang sa Bergman Street, major or minor. Actually, 2015 pa yung huli kong semplang eh. Honda CB110 pa yung gamit ko. Malaki-laki gulong nun, guy, kung tutuusin. Pero naniniwala kasi ako na hindi kasi sa gulong yan eh. Nasa rider talaga yan. Noong mga panahon na yun, kamote rider pa talaga ako eh. Tapos, sa loob ng 8 months, nakatatlong semplang ako. Tapos ayun, natuto ako mag-drive ng kotse. Nalaman ko yung mga mali kong ginagawa. Tapos after nun, nakatry ako mag-TMX na pinahiram sa akin ng kaibigan ko. Tapos, nag-try din ako ng Honda Click. Tapos, nagkaroon tayo ng Keyway Cafe Racer. Tapos, ito namang Bergman Street. Sa 8 years na yon, never ako nasemplang major or minor. So, magkakaiba ng size ng gulong yon, may payat, may medyo mataba. Yung Cafe Racer, nilagyan ko yun ng malaking gulong. Tapos, biglang lipat ako sa sobrang liit na gulong ng Bergman Street. Pero, never naman din ako nasemplang dito. So, para sa akin, di talaga totoo yung madaling sumemplang tong Bergman Street. Ang nakita ko lang talagang purpose nito, mababa man yung top speed niya, pero dahil sa size niya, dito nila kinompensate para bumilis yung acceleration at para makaya niya sa mga akyatan. Pero hindi ibig sabihin, malakas siya sa mga akyatan. Ngayon, punta tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, yung power. Marami akong nakikita
na nagsasabi malakas din daw tong Bergman. Meron naman nagsasabi hindi daw malakas yung power ng Bergman. Ang totoo guy, hindi talaga malakas. Kaya lang niyang umakyat, kaya lang. Pero 125cc siya na medyo malaki yung kaha, tapos maliit yung gulong. Ilitan lang yung gulong niya para makaya niya sa mga akyatan. Pero hindi talaga siya malakas. Pag angkas ko yung asawa ko, tapos matarik yung tinatahak namin. Madalas dyan, todo na namin yung 45 to 50 kilometers per hour. Oo, may kagabigatan kaming dalawa, pero sa ibang motor, hindi naman namin naranasan yung ganun. Sa Honda Click, di naman namin naranasan yun. So talagang underpowered yung Suzuki Bergman. Pero kung hindi naman issue sa iyan, kagaya sa amin, hindi naman issue, hindi naman kami mahilig magmabilis, okay pa rin ang Suzuki Bergman. Ngayon, punta tayo sa third na pag-uusapan natin. Yung madalas kong makita sa mga Facebook group, may mga nagsasabi na sirain daw yung Bergman. Sirain daw yung Bergman nila. 1 month pa lang daw, nasira na. 3 months, nasira na. Iba, 3 weeks, nasira na. Sa akin, 1 year and 7 months, wala pa namang nasisira, guy. Ang totoo niyan, pinagawa ko pa lang dito, pinalinis ko yung preno. So, nagtataka ako dun sa mga nasisiraan, tapos yung nauubusan agad ng battery, sabi nila. Siguro, ang naiisip ko lang na dahilan nung madaling maubos yung battery, may mga nakikita kasi ko, ino-on nila yung Bergman, pero hindi ini-start yung engine, tapos minsan nagcha-charge sila ng phone. So, posibleng case yun kung bakit nag-discharge yung battery ng Bergman nila. Sa engine naman, ako regular ako mag-change oil. Usually mga around 1,000 to 1,500 kilometers nag-change oil na ako. Tapos kasama na din dyan yung gear oil. Tapos lagi kong chine-check yung mga air filter, nililinis yung loob. Tapos chine-check ko kung gumagana ba lahat, pati mga signal light. Tapos pinapacheck ko na rin sa mga mekaniko kung may mga nakikita ba silang sira. So far wala naman. So nagtataka talaga ako dun sa mga nagsasabing sirain yung Bergman Street. Siguro nasa alaga lang talaga yan, kahit ano namang motor, kung hindi ka maalaga, masisira talaga. Ayun, punta na tayo sa next na pag-uusapan natin, yung brakes or yung preno, mga preno. Ito, sinama ko to sa pag-uusapan natin kasi may experience ako na hindi maganda sa preno. Noong una, gustong-gusto ko yung preno ng Bergman kasi hindi siya bigla, hindi ko naranasang mag-lock yung gulong. So, ayun. Kasi normal na takbo lang naman ang kadalasan. Pero, nung minsan medyo mabilis ako sa C5, tapos biglang kinata ko ng isang Fortuner nang walang signal. Ayun. Dumulas talaga ako sa C5. Bale, 2 beses ako dumulas. Isang pakanan. Tapos, binitawan ko yung brakes. Tapos, ginas ko. Tapos, pumreno ako ulit kasi babangga na ako. Pakaliwa naman yung dulas ko. Pero, awa ng Diyos, hindi naman tayo nasemplang. Medyo kontrolado na rin natin eh. Pero kung naisip ko, kung baguhan ako, malamang nasemplang na ako or natamaan ko na yung Fortuner. Ayun, naiiwas ko naman kasi hindi na talaga gumana yung preno eh. Naglalak na lang yung gulong eh. Pero ang ginawa ko na lang, pumunta ako sa sidewalk, put na lang, walang naglalakad doon or walang nagbabike sa bike lane. Tapos, ayun, nalagpasan ko naman yung Fortuner. Tapos, sorry siya ng sorry, yung driver. Ang nakikita kong dahilan nun, wala naman tong ABS. So, kahit sa ibang motor na walang ABS, ingat talaga. Kasi kagaya ni Sir Zach ng Makina Motors, di ba? Makina Channel, sikat na sikat yun. Magaling magmotor yun si Sir Zach. Pero minsan, tinesting niya yung preno ng Beat, Honda Beat. Nasemplang siya. Sabi nga niya, bawat motor kasi, iba yung response ng preno at yung riding experience. So, kailangan aralin mo talaga. Sa akin, ang learning experience ko dito, pinaka-safe talaga, kumuha ka ng motor na may ABS na. Kasi pagka ganitong mga aksidente, hindi mo talaga masasabi rin eh. So, talaga may purpose yung ABS na yan at para sa safety natin yan. Last na pag-uusapan natin dito sa Bergman Street, yung overall riding experience. Sa akin, personally, tumigil ako sa scooter kasi nagkaroon ako ng Honda Click 125 dati. Normal lang din ganun, commute to work lang ang purpose ng Honda Click. Sa pagkakaalala ko, hindi ko nga ata na long ride yun or isang beses lang ata. Pero nagkaroon ako ng mild scoliosis. Tapos pati yung asawa ko, sumasakit likod niya pag inaangkas ko siya doon. Ewan ko kung yung forma ba nung upuan or mabigat talaga kami nung time na yun. Pero sabi sa akin ng doktor, kadalasan daw sa motor yun nakukuha pagka matagtag yung motor. Kaya lumipat ako sa Cafe Racer style.
Tapos talagang binabaan ko yung handlebar para talaga nakayuko. Kasi sabi ng doktor, yun daw talaga yung safe na riding position, yung nakayuko. Nakabend yung likod mo para hindi yung likod mo ang magte-take ng pressure pagka nalulubak ka. Tapos, sa katagalan, nagsawa rin ako, naganap din ako ng scooter. Tinignan ko, baka naman yung Honda Click lang talaga may problema. O hindi lang talaga bagay sa posture namin yung Honda Click. Naghanap ako ng scooter, tapos marami ako nakitang reviews na maganda dito sa Bergman. Sabi nila, mas komportable pa daw sa NMAX. Ako hindi ko masasabi kasi bihirang-bihira ako magamit yung NMAX eh. Nakakahiram lang ako sa mga kaibigan. Ako kasi bago ko i-compare, gusto ko matry ko muna ng matagal. Kasi mahirap magsalita, tapos mali naman talaga, di ba? Minsan, at pag di mo nagagamit ng matagal yung isang gamit, di mo naman talaga siya naiintindihan eh. Parang naninibago lang yung katawan mo pag sandali mo lang siya nagamit. Pero ayun, marami nga nagsabi na mas komportable daw to sa NMAX. So, tinry ko. So far, magto 2 years naman na, isa't kalahating taon, hindi naman sumasakit yung likod namin, hindi naman kami nagkakaproblema. Ayun, so good naman siya for 1 year and 7 months. Kasama na rin dyan sa riding experience, siguro isama ko na dito yung pagliko. Kasi sinasabi nila, bawal daw tong i-banking. I-banking kasi sesemplang ka daw, maliit yung gulong. So far, di naman kami nasesemplang ha, sabi ko nga nung una pa lang. Kasi hindi ko rin hinihiga masyado. Kahit naman siguro magka-NMAX ako or Aerox, hindi ko naman i-banking ng sobra sa mga cornering eh, di ba? So, kung gusto ko yun, mag-aaral ako dun sa Paranaque, yung Honda school dun, ng riding school dun. Tapos kukuha ako ng racing bike talaga. Pero pag ganito, for comfort naman ng ano, style niya, normal na cornering lang or pagliko lang ginagawa ko. So, ayun, wala namang problema. Hindi naman ako tumutumba or dumudulas. Para sa akin, di totoo yung sinasabi nilang pag binanking mo to ay hihiga ka sa kalsada. Di totoo yun. Ayun, yun lang naman yung mga napansin ko at mga gusto kong sabihin about sa Suzuki Bergman. Ulitin ko, sa loob ng 1 year and 7 months yan yung mga napansin ko. So kung interesado ka sa Suzuki Bergman, alam ko may bagong model na, mas malaki na yung gulong sa likod. So wala na masyadong mapapansin yung mga expert natin sa social media. So check nyo rin yun. Ang sabi ko na okay na scooter to, okay na option tong Suzuki Bergman. Pero yun nga, as much as possible, advice ko ay kumuha ka na ng ABS para mas safe talaga. Pero kung medyo kapos pa talaga yung budget at di pa kaya yung may ABS, okay to, basta ingat lang sa daan, ride safe lagi mga guy. Ayun, maraming salamat sa panonood at pagsama sa biyahe ni Boo. Subscribe na sa YouTube channel, like na ng Facebook page, tapos like and share na rin ng mga videos. Maraming salamat. See you. Bye guys.